Hi guys, welcome back to my channel. So today guys, I isi-share ko naman sa inyo na yung bagong minimum wage ng mga Pilipino domestic helper dito sa Macau. So bagong implement lang yan siya guys ng ating Philippine government. So today's vlog ay pag-uusapan natin kung yung bagong implement na sahod ng mga Pilipino dito sa Macau ay kung sinusunod ba yan ng mga Chinese employer dito sa Macau. Ayun na nga guys, ay pag-uusapan natin ngayon yung bagong minimum wage ng mga Filipino domestic helper dito sa Macau. So actually guys, bagong implement lang yan siya na yun yung pinos ng Philippine Consulate dito na kailangan yung bagong kontrata natin ngayon is kailangan nakalagay na yung panibagong minimum salary. So which is 4,470 na ngayon guys yung bagong minimum wage ng mga domestic helper. So before kasi guys, parang 5 years ago noong na-hired ako dito sa employer ko, yung minimum wage nung time na yun is napaka baba pa. So 3.5 lang yung before na kadalasan na minimum wage dito sa Hong Kong, sa Macau. Ay, na-miss ko yung Hong Kong ah. So sa 3.5 guys, kapag po stay out ka, dyan naman mag-a-additional yung 500 na housing allowance. So, kumbaga before guys, yung mga sahod dito sa Macau, kapag stay in ka, mostly ng sahod dito is nasa 3.5, 3.8, ganyan. So, kapag stay out ka naman, yung mga sahod dito before ay ano siya, nagiging 4,200, kumbaga nagdadagdag ng kunti yung ibang employer kasi nga ang minimum wage before is 3.5 lang siya, and then plus ng housing allowance, and then nagdagdag sila ng extra na kunti. So to this vlog guys, ay pag-uusapan natin yung bagong minimum wage parang sa Filipino domestic helper yan. Parang implement siya ng ating Philippine government para sa lahat ng Filipino domestic helper dito sa Macau. Parang ginagaya na nila yung style ng Hong Kong na parang punting diferensya na lang talaga. So, ngayon guys, pag-uusapan natin kung yung bagong minimum wage, kung sinusunod ba yan ng lahat ng employer dito sa Macau. So based sa nalalaman ko sa iba kong mga kakilala dito guys, at saka sabi ng employer ko is hindi yan siya implement ng Macau government. Bali sa Philippine government lang yan na implement. So meaning guys, yung sahod na yan is hindi po lahat ng Chinese employer ay sumusunod sa sahod na yan. Kasi yung ibang mga Chinese employer, parang nalalakihan sila sa, parang ang laki na daw ng 4,770 na bagong basic salary ng mga Filipino domestic helper. And then,
hindi naman daw nakapag-perform ng maayos sa trabaho. So, yung iba naman guys, lalo na kapag bagong apply ka papunta dito sa Macau, sa pagkakaalam ko, kapag galing ka sa Pilipinas, sinusunod nila yung minimum wage, bali nilalagay nila sa kontrata yung sahod na 4,770, but pagdating dito sa Macau, pag sahura na, hindi nila binibigay kung ano yung nasa kontrata, which is pwede nyo naman yan siyang i-complain kasi nakalagay sa kontrata nyo yung mismong sahod na sinusunod nila yung minimum wage, pero yung binibigay sa yung sahod is kulang. So meron akong nababasang comment na ganyan, yung bago silang dating dito sa Macau and then nakalagay sa kontrata nila yung 4,770, pero pagdating dito sinahuran lang sila ng 4,000 kasi nga ang sabi naman ng agency dito is yun yung sabi sa employer dito na yung sahod na yan is sa Philippines lang, which is pwede nyo naman siyang i-complain, pwede kayong pumunta sa consulate kasi mayroon din akong nabasa sa consulate kapag po hindi sumusunod yung employer sa kung ano yung nakalagay sa kontrata na sahod, pwede silang maband na hindi na sila pwedeng makakuha ng Filipino domestic helper. So, yung iba... Nayabag mo na si... So, medyo nawala tayo guys. Merong nag-distract sa akin. So, yun guys. At saka... Since kaka-renew ko lang sa bago kong kontrata dito sa employer ko, nung nalaman ko yan yung bagong minimum wage, bago ako nag-renew, sinabihan ko siya sa about sa new implement na sahod natin. So, kasi nga, kailangang sundin yan siya guys sa kontrata kasi kailangang ma-verify yung kontrata mo. And then, hindi pwedeng i-verify ng consulate dito sa Macau kapag yung sahod mo is lower sa minimum wage na in-implement ng Philippine government. So, since renewal ako guys, ang sabi ng employer ko is hindi naman daw kailangan yung kontrata pag renewal. Kasi nga, parang ang nire-renew lang dito guys, hindi ko alam yan. Yung parang yung iba na kasi yung renewal dito ngayon guys, kasi yung blue card namin is parang parehas na sa Hong Kong, wala nang expiry. Hindi katulad before na every year nag-change kami ng blue card. So sa ngayon, parang nung nag-renew ako, parang tiningnan lang nila yung passport ko. And then yun lang, hindi na ako nag-change ng blue card ko, yun pa rin ang blue card ko. Kaya sabi ng employer ko, hindi na daw kailangan pag mag-renew yung kontrata. Pero, bibigyan niya ako ng bagong kontrata na kasi nga kailangan ko pumunta ng consulate para i-verify yung kontrata ko dahil sa employer kong ito guys ay hindi pa ako nakakuha ng OEC kasi yung last na bakasyon ko is under pa ako nung dati kong employer, yung stay-in ako. So, sabi ko sa employer ko na kung pwede niya akong bigyan ng panibagong kontrata na nakalagay doon yung bagong sahod kasi kailangan ko yan kapag magbakasyon ako. Kailangan ko munang
i-verify yung kontrata ko bago ako makakuha ng OEC. And ang daming requirements, isa sa requirements is yung pag-verify ng kontrata ko is kailangan nga yung bagong minimum wage, which is sabi naman ng employer ko na bibigyan daw niya ako ng panibagong kontrata, she can increase my salary daw na imbis na 4,770 is gagawin niyang 4,800, and then plus 500 na housing allowance. And then dyan kami nagka-problema ng employer ko, guys, kasi ang dapat ibigay niyang sahod sa akin next salary is only 5,300. So yung dati kong sahod, guys, 500. So parang above minimum siya, pero kasali na kasi doon yung housing allowance ko. So sa ngayon, kaya nagiging 4,800 na yung minimum wage, dinagdagan niya ng 500, 5,300 lang. And then hindi naman ako, yun yung kinumplin ko sa kanya na kung pwede ba niyang gawing, kung pwede ba niyang isakto na 5,500 ang next na salary ko. Dyan kami nagka-problema, guys, kasi kino-compare niya ako sa helper ng friend niya, na yung sahod daw ng helper ng friend niya is nasa ano lang, nasa 4,700 ganyan. Kaya hindi kami nagkasundo niyan. Yun yung muntik na hindi ako mag-renew. Sinabi ko sa kanya na hindi na ako mag-continue na sa bahay niyo, kasi sinabihan din niya ako na kahit na matagal na ako sa kanila is parang i-observe pa niya ako bago niya ako bigyan ng sahod na 5,500, kung makita daw ako na hardworking kahit na matagal ka na sa kanila. Yun, guys, sabi ko hindi na ako mag-renew kasi ang hiningi ko sa kanya is 5,500 lang naman. And kung kukwentahin mo, dapat yung magiging sahod ko is 5,800, kasi hindi naman ako free food sa kanila. Mayroon naman akong umuwi naman ako dito. Hindi ako libre pagkain sa kanila. And yung reason naman ng employer ko, guys, is binigyan daw nila ako ng oras, hindi daw maabot ng 12 hours yung duty ko, kaya medyo nakakahiya rin. Parang kaya nga sinabi ko na lang sa kanya 5,500 na lang, instead na dapat yung sahod ko is 5,800, kasi parang kinoconsider ko rin na yung duty ko nga hindi siya umabot ng 12 hours, parang nasa 9 hours lang siya. So ayun, guys, nung sinabi ko sa kanya na hindi ako mag-renew, binigyan niya ako ng option na kung pwede ko ba daw i-try muna yung 5,300, and then after few months gagawin na niyang 5,500. So nag-yes ako, guys, kasi nang hinayang nga talaga ako dito sa duty ko dito sa amo ko, sa oras ko, kaya sabi ko yes, I try. So last week, guys, the whole week, as in inano ko yung bahay nila, ginulabog ko sa pag general cleaning, as in pinakita ko sa kanya linis lahat ng sulok. So after one week, guys, nag-message na naman yung employer ko sa akin, nasabi niya na this week daw nakita daw niya yung effort ko. Very well appreciated daw, kasi nga sa last chat ko sa kanya sabi ko I will not continue to work here because sa 4 years ko na nag-work ko sa inyo, it seems na hindi mo na-appreciate. So kaya, guys, last week kung ano yung effort ko, minessage niya ako na very well appreciated yung effort ko that whole week. So kaya naman daw sabi niya na the next month daw yung
increase daw na ibibigay niya sa akin, gagawin na daw niyang 5-5, o diba? Parang sinaktan pa niya ako ng sobra-sobra sa 800 lang naman ang hiningi kong dagdag. So, sabi niya, gagawin na daw niyang 5-5 plus magbibigay daw siya sa akin ng extra from time to time kapag daw ituloy-tuloy ko lang daw yung pagiging hardworking. So, kailangan talaga guys, nga hardworking talaga tayo. Hindi tayo pwedeng increasean pag hindi tayo mag-hardworking. kaya simula noon guys, kapag nandyan pa yung employer ko, hala, kinalukot ko ya yung lahat ng bahay nila, kung ano-anong sulok, nililinis ko na kasi parang ang sakit sa dibdib pag sasabihan ka na hindi ka hardworking, na ang tagal mo na sa kanila. So, yun guys, sa employer ko naman guys, sinunod niya yung bagong minimum wage na 4,800, 4,770 pero ginawa niyang 4,800, plus 500 na housing allowance. So, supposed to be pala guys, yung bagong implement is dapat may food allowance na 1,250, parang ginaya nga nila yung Hong Kong. But, hindi yan, like sa Hong Kong guys, hindi rin yan binibigay ng mga employer dito ng yung food allowance na ganyan. So, sa akin guys, kung totoosin mo, kulang yung ibibigay ng sahod ng employer ko next month. Kasi next month pa naman nag-umpisa yung bago kong sahod. Kung 5-5 siya, kulang talaga siya guys. Kasi kung kwentahin mo, kung susundin mo talaga yung bagong implement, it's supposed to be yung sahod ko is 5,800. Kasi nga, may 500 ako na food allowance. So, hindi ko na lang siya kinakwenta guys yung about sa food allowance. Okay na sa akin yung 5-5 kasi nga yung duty ko, ano, hindi siya masyadong stress. Hindi ako umaabot ng 12 hours. Yan na lang din ang kinukonsider ko. So, tingnan na lang natin next month kung magkano yung bibigay niyang extra. Kasi sabi naman niya, magbibigay siya ng extra from time to time daw. So, yan ang video natin dito guys. Hindi po sinusunod lahat ng employer yung bagong minimum wage ng mga Filipino. May isa din akong friend na sabi ng nakiusap yung employer niya na yung kakarinyo lang din niya na ang kontrata niya makalagay yung bagong sahod, bagong minimum wage, pero hindi kayang ibigay ng employer yung ganong sahod. So, kumbaga sa papel lang yung bagong sahod, pero yung sahod niya is ano, hindi pa rin siya umaabot sa parang 4-5 lang yung sahod niya guys. So, depende yan sa agreement niyong dalawa guys, kayong dalawa ng employer mo, kung mag-agree ka, kung maintindihan mo naman siya kung hindi niya kayang ibigay yung panibagong sahod. So, depende po yan sa inyo guys kung ano yung mapag-usapan niyo. So, kaya naman yung ibang mga Pilipino dito, hindi sila nagre-renew sa mga employer nila kasi pag once nga mag-change employer ka ngayon, mataas na nga yung offer. Parang nandiyan na, nag-umpisa na siya sa 5,000 to 5,500 ganyan. Kaya maraming, siguro yung mga hindi nagre-renew, yung mga, meron kasi talagang ma-employer dito guys, yung before pa nasahod na tag 4,000 plus ganyan. Kaya yung iba hindi nag-renew. So, sa akin guys, nag-renew pa rin ako kasi nag-increase naman last year yung employer ko kasi yung sahod ko talaga dyan guys is 4,500. And ginawa niyang 5,000. And yung 5,000 na yan, hindi niya yan 4,500 lang yung hinuhulog niya sa ATM ko. Ang 500, cash niya binibigay sa akin kasi yun nga yung nakalagay dati sa kontrata. So, sa ngayon guys, okay naman din ako, parang okay na ako sa panibago kong sahod. Sinunod naman niya. Hindi niya sinunod yung buo. At least okay na ako dyan. So, yan lang yung maisishare ko for today's vlog guys. Hindi po sinusunod lahat ng Chinese employer yung bagong implemented na sahod ng mga Filipino.
Kaya yung ibang amo, nag-hired sila ng mga ibang lahi kasi medyo nalalakihan sila sa bagong sahod ng mga Filipino ngayon. So, yan lang ang vlog ko for today, guys. And then, thank you for watching my vlog. And don't forget to subscribe, give a like, comment, and don't forget to click the bell button para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. Bye!